purihin ng Panginoon at isang mapagpalang umaga na naman sa lahat ng atin pong sumusubaybay sa atin pong pagninilay ng Ebanghelyo. At basahin po muna natin yung atin pong pagninilayan sa Sunday Gospel po natin, Luke chapter 10 verse 1 to 9. Sa wikang Tagalog, isinugo ni Jesus ang 72. Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mang-aani. Humayo kayo at sinusubo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, palutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabaspas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang o karapat-dapat tumanggap ng sahod. Verse 8, pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihahain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, pag-aralan po natin ito, mga kapatid, yung the sending of 72. No? Yung kinumisyon ng ating Panginoon, yung 72 na mga disipulo. No? More on discipleship yung ating pong mga nakaraang ebanghelyo. Kaya nga po kapag pag-aaralan mo itong Luke chapter 10, sa verse 1, sinasabi dito, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Napakaganda na maintindihan natin yung background nitong chapter 10 verse 1 to 9. No? Ang ibig sabihin, bago po yung chapter 10 ay meron pong pangyayari doon sa chapter 9 verse 51, 57 hanggang 62 yung nakaraang ebanghelyo. No, doon sa verse 51 nung buo na ang kapasyahan ni Jesus na pumunta ng Jerusalem, mga kapatid, bago siya iakyat sa langit, buo na yung kanyang pasya. Magugulat tayo na yung verse 51 ay biglang nag-jump into verse 57. Na may nagtatanong nga sa akin, bakit kailangan pang isama yung verse 51? Sabi ko, napakaganda o napakalaki ng significant ng verse 51 na yan. Nagsasabi na ang bago iakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang pasyang pumunta ng Jerusalem. Ano po bang naghihintay sa ating Panginoon sa Jerusalem? No, of course, malinaw po yan. Ang naghihintay sa kanya doon ay walang iba kundi kamatayan. Ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem ay yung krus. Kaya pagdating ng verse 57, merong isang lalaki na nagsabing, Panginoon, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, mga kapatid, na may lungga ang asong gubat, may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpapahingahan. So, well, of course, dapat maintindihan din natin na bago sinabi ang lahat ng ito, eventually merong verse 23 na ang sabi ng Panginoon, if anyone who wants to come after me, he must deny himself, take up the cross and follow me. So napaka halaga ng self-denial sa paglilingkod sa Panginoon. If you want to follow Jesus, you must know how to deny yourself. No? Kailangan alam mo kung paanong limutin ang ukol sa iyong sarili. Okay? So kaya pagdating doon,
Sabi ng Panginoon, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to place his head. Walang mapagpahingahan yung anak ng tao, mga kapatid. Ang ibig sabihin, you must be willing to deny your comfort zone. Hindi kasi natin malalaman ang tunay na mission hanggat hindi tayo lumalabas sa ating comfort zone. Find out the true mission outside our comfort zone. Yun po yung number one. Number two doon, meron isang tao na tinawag ng Panginoon. Sabi niya, sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ang sabi ng taong ito ay, Panginoon, hayaan niyo po muna ipalibing ko ang aking ama. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing ng patay ang kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. So, another people na gusto ring maglingkod sa Panginoon, tinawag ng Panginoon, particular, tinawag ng Diyos, pero merong balakid. Ano po yung balakid? Ang balakid, yung kanyang, sabi niya, hayaan mo munang ipalibing ko, let me go first, bury my father, no? Huwag natin kakalimutan that Jesus must be the first. Kapag tayo po ay nag-decide maglingkod, dapat si Jesus ang numero uno ng ating mga hangarin. Hindi naman po dito minamali ng Panginoon yung respeto natin sa ating mga magulang. Pero basically kung kultura ang pag-uusapan, ang realidad po dito, hindi pa po patay yung kanyang ama, no? Sa kultura ng mga Hudyo. Sapagkat sa mga Hudyo, pag namamatay ang isang kaanak nila, eh nililibing kagad nila, no? So pwedeng hindi na niya aabutin. Anong implikasyon? Bakit sinabi niya na let me bury my father? So ang implication po niyan ay marahil, no? Base sa mga pag-aaral, ito ay isang panganay na anak at gusto niya asikasuhin yung kanyang ama. Ang tawag po diyan sa kanila ay yung social responsibility. No, hindi pwedeng hayaan na lang niya yung kanyang magulang na walang mag-alaga sa pagtanda at hanggang sa pagkamatay nito. Ngayon, ano ang meron kung sakasakaling gagawin niya ang mga bagay na yon, yung tinatawag nating inheritance, merong mga mana. So sa madaling salita, if you want to follow Jesus, you must be willing to deny your inheritance. Kasi ang Panginoon naman ang nangako sa atin na siya ang ating dakilang gantimpala. Sabi niya po yan kay Abraham. Nung si Abraham ay tumalima at nanalig sa Panginoon, mga kapatid, ay sabi ng Diyos sa kanya, I will protect you and I will be your shield and your exceedingly great reward. Ako ang iyong gantimpala. Ako ang iyong mana. So sa madaling salita, mga kapatid, we must be willing to deny our yung atin pong inheritance, no? Hindi po kasi hanap buhay ang paglilingkod. Hindi po, it's not about the profit. Dahil alam naman natin, the fact na tayo ay tinawag ng Panginoon, handa na ang lahat ng pangangailangan natin bago pa tayo tumugon sa panawagan ng Diyos. So pangatlo, merong isang mama na sumigaw uli, Panginoon, susunod po ako sa inyo, pero hayaan niyo muna magpaalam ako sa aking mga kasambahay o yung sa kanilang pamilya. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nagsisimulang mag-araro at panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, it's not fit for the kingdom of God, mga kapatid. Sa madaling salita, you must be willing to deny your convenience. Kasi, pag maglilingkod ka sa Panginoon, hindi pwedeng lingon tayo ng lingon, no? Kasi pag lingon tayo ng lingon, baka mamaya hindi tayo pahintulutan, hindi tayo payagan, hadlangan yung ating paglilingkod, eh mahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Then, dito sa chapter 10, eto na, no? Eto na yung climax. Sabi ng pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Hallelujah. Pumili pa ang Panginoon ng 72 at sila'y sinugo niya ng dala-dalawa. No? They are sent by twos. Sinugo sila ng Panginoon ng dala-dalawa, mga kapatid. Sila'y isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan ng Panginoon. Advance party pala to, mga kapatid. Yung 72 was an advance party ni Jesus sa kanyang mga pupuntahang
lugar, no? Pero meron ditong nagbibigay sa atin ng significant yung bakit dala-dalawa, no? Maraming gustong ipakita yung dala-dalawa dito. Una, ang sabi ng mga ngaral, two heads is better than one. At dahil kapag dalawa kayo, kapag nadapa ang isa, mayroong magbabangon. Napakalaking bagay na meron pong tayong katuwang, meron tayong katulong sa atin pong mga paglilingkod. It's very important, mga kapatid, na sabi nga po doon, maganda ang profit, maganda ang harvest kapag kadalawa, no? So, ibig sabihin, two heads are better than one, no? Siyempre, hindi mo kayang ipagtanggol yung iyong likod. You cannot depend, no? Your back. Hindi mo kayang ipagtanggol yan. Kaya, ang Panginoon nagbibigay ng mga kaibigan, eh. God is bringing us people na magiging armor bearer ng atin pong mga paglilingkod. Para kung tayo man po ay pinanghihinaan, mga kapatid, ay merong magpapalakas sa atin. At eto pa, mga kapatid, no? 72 divided by 2 is 36. Napakarami ng komunidad na pwede nilang ma-reach out kung magdadala-dalawa sila. Hindi sila magsasama-sama. Imaginin mo kung 72 by 2, di meron silang 36 community, no? Na pwede nilang ma-reach out. They can be able to reach out. And the purpose, yung purpose po niyan is to prepare the way of the Lord. Para ihanda yung daraanan ng ating Panginoon. Hindi po yan birong task o responsibility na i-prepare ang daraanan ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin ang kasaysayan ni John the Baptist na nung i-prepare niya po ang daanan ng ating Panginoon, that caused him to be beheaded. Hanggang sa siya po ay pinugutan ng ulo just to prepare the way of the Lord. Talagang may cost, no, yung pagsunod sa ating Panginoon. Dapat maintindihan natin yan para hindi po tayo nasusurpresa at hindi po tayo nadidisappoint pagdating natin dun sa punto na ang dami na nating kinakaharap na mga hamon ng paglilingkod. So, there is a big responsibility para sa mga alagad na ito. Kahit din sa atin, mga kapatid, dapat alam natin yung responsibility. Sa verse 2, sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga ani. No? Nung panahon pa ng ating Panginoong Jesus, the harvest is already plenty. Napakarami ng even during the time of Jesus, ang dami na pong i-harvest na mga kaluluwa. Harvest is plentiful. Kaya tinuturuan tayo dito ng principle of the power of prayer. Kanina, the power of by twos. Ngayon, the power of prayer. Merong kapangyarihan yan. Otherwise, hindi sasabihin ng Panginoon na dumalangin kayo kung wala namang mangyayari kung tayo ay dadalangin. So, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, to pray to the Lord of the harvest that He may send laborers. No, sabi nga, laborers ha, ang ipapadala yung mga laborers, hindi po mga spectators, hindi po yung mga taga-tanaw, no? Kasi napakahalaga sa misyon, mga kapatid, maintindihan natin na sa misyon, kapag meron kang misyon at hindi ka nagmi-misyon, malamang kung sa misyon. Anyway, so, idalangin ninyo na sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, we must be prayerful. It's one of the privilege, sabi nga, isang pribilehiyo yan na tayo po ay nakakausap natin ng Diyos. At higit pa dyan, yung makapaglingkod tayo ay isang napakalaking pribilehiyo. Palagi ko pong sinasabi, mga giliw naming minamahal, biyaya po ang makapaglingkod sa Diyos. Kapag dumating yan, huwag mo nang palalagpasin sapagkat
bihira dumarating yan. So, pag tinawag ka ng Panginoon, sunggaban mo na, baby. Sabi ko, sabi nga po. Anyway, so, sabi ng Panginoon sa verse 3, humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ito na, humayo kayo, no? I am sending you like a lamb, no? A sheep in the midst of the wolves, no? Gulang ng go, mga kapatid, sapagkat tayo ang dapat maghanap. Hindi tayo yung dapat hinahanap, mga kapwa ko, lingkod ng Panginoon. Hindi tayo yung hinahanap. Tayo yung naghahanap. Jesus came to seek and save what was lost, no? Naparito ang Panginoon para hanapin yung mga nawawala. Kasama na dyan yung mga nagwawala, no? Ng mga lingkod ng Panginoon. So, therefore, hindi tayo yung kailangan hanapin. Hindi tayo yung kailangan hanapin. Yun. Sinusugo tayo ng Panginoon. Sabi niya, humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. We have to make an initiative. Tayo po yung mag-reach out. Visit them, mga kapatid. Go to them. Heal them. At napaganda nga, meron tayong NPG ngayon. Yung mga ginagawa nating pag-reach out ng mga kaluluwa. May tanong dito na bakit daw lamb in the midst of the wolves, mga kapatid? Well, yung makikita natin dito, yung tupa po kasi ay hindi po threaten, no? Hindi nakaka-threat. Harmless. So, servant is not a harmful, mga kapatid. Hindi dapat tayo harmful. Dapat harmless tayo. So, verse 4. Ito tayo sa verse 4. Anong sabi ng verse 4 dyan? Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo, alin sa alin mang bahay, sabihin ninyo, maghari ang kapayapaan sa bahay na ito. So, just go and don't be distracted of what you need. Pwede kasi tayong ma-distract ng ating mga pangangailangan, no? Pero huwag nating kalilimutan ang makapaglingkod sa Diyos, mga kapatid, is to deny our inheritance. Ang Diyos ang bahala. Do not be distracted of what you need. Bago mo pa yan inisip, inihanda na ng Diyos yan para sa iyo. Another thing, sabi ng 1 Corinthians 7:35, avoid distraction in serving the Lord. Dapat walang distraction, no? And kung mapapansin po ninyo, huwag na raw bumate. Parang radical, parang rude, no? Na hindi na babate sa kalsada. Pero based on the culture, mga kapatid, pwedeng ang implication nito ay nakaka-distract sa ating mga biyahe. Imaginin mo yung isang tao sa Eastern po kasi, no? Kahit sa Middle East, Eastern and Middle Eastern country, kung mapapansin nyo po yung batian dyan, nagaling po ako dyan, ang batian dyan ay lahat itatanong sa'yo, kumusta ang tatay mo, kumusta ang nanay mo, kumusta kapatid mo, kumusta ang aso nyo, kumusta ang, yun, lahat yun itinatanong, kapatid. So, we have to understand the culture na avoid any distraction. And in fact, kapag ka sa sidetrack tayo ng isang tao o ng isang sino man, ay yung goal natin to reach out community ay nahahadlangan. Ang goal natin dito is to reach out community of believers. Magganap tayo ng mga komunidad na pwede nating ibahagi si Kristo. Kaya sinasabihan tayo dito na pagpasok nyo sa kanilang mga tahanan, proclaim peace. Sabihin mo sa kanila, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Iproklama mo yung kapayapaan. Sapagkat ang gospel na dala natin is the gospel of peace, no? Gospel of peace yung dala po natin. So pagdating ng verse 6,
kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira doon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong mga paspas. So our purpose is to give them blessing or peace. Sila ay pagpalain. Pero if they show participatory, it's God's provision na po yun. No? Provision na ng Diyos yun, meaning you find a right person. Natagpuan mo yung tamang tao na magki-cater ng inyong mission. At well, that is God's provision also. Provision ng Diyos yan. Kapag nakatagpo kayo ng mga tamang tao sa mission na handang alalayan kayo, tulungan kayo at dalin kayo sa layunin ng Diyos, provision yan ng Panginoon. You are in the right person. So sa verse 7, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin nyo ang at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng sahod. Bagamat binibigyan dito ng diin na ang manggagawa daw po ay karapat-dapat tumanggap ng sahod, no? Pero binibigyan din dito ng diin na ang dapat ang lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nag-iinarte. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, stay, no? Meaning, find a right person, a person of peace, because the gospel is a gospel of peace. So, hindi ka pwedeng mag-inarte. If you want to reach them out, mga kapatid, establish a relationship, no? Yung relationship, napakahalaga po niyan sa pagre-reach out natin ng mga kaluluwa. So, establish mo muna yung relationship. Nung nasa abroad nga po ako, madalas ko nung sinasabi doon, win their hearts, not their religion. Kasi ang kailangan mo talaga, i-win yung kanilang puso, yung kanilang relationship. Para anuman yung kanilang ugnayan sa kanilang relihiyon ay mapunta sa ugnayan nila sa kanilang relasyon sa Panginoon. So verse 7 po yan, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong palipat-lipat. So dapat tayong mga servant ng Panginoon, hindi tayo yung pinakikisamahan. Dapat tayo yung mga nakikisama. Tayo yung nakikisama. Hindi nakikisama, no? Nakikisama. So this is the best move na strategy na tinuturo ng Panginoon dito to reach them out, no? Sabi ng Panginoon, I am sending you like sheep in the midst of the wolf. Dapat harmless po tayo. To reach them out, establish relationship. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, verse 8, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So mga lingkod ng Diyos, dapat hindi choosy. Because the very characteristic of a good servant is a no self-preservation and willing to deny our comfort. Handa tayong i-deny yung ating comfort zone. Kung masarap yung kinakain mo sa inyo, tapos sa mission ay parang hindi naman. Enjoyin mo na yan, baby. So, mga giliw naming tagapakinig. If they offer hospitality, it means God is working with them. Magpasalamat na lang tayo na natagpuan natin yung kilos ng Diyos, the spirit of hospitality. If they welcome you, no, alam na it's about time, no, para ilapit mo sila sa ating Panginoon. So verse 9, last verse, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon na malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So ang mga lingkod ng Panginoon, inutusan niya na pagalingin ang mga may sakit doon. The authority to heal. Binigyan tayo ng authority ng Diyos para magpagaling, no? Bagamat dito po yung to heal o yung magpagaling ay isa, in a broader sense, mga kapatid, ay it only mean that it talks about service. Pero are you willing to
make a service for their pain, sa kanilang stress, give them rest. No? Nasa sa'yo yun. Pero tinawag tayo ng Panginoon hindi para magsayang ng panahon. Tinawag tayo ng Diyos to bring them at the feet of Jesus. So they took care of their physical need and their spiritual need, no? Hindi lang yung kagalingan kundi yung kaharian ng Diyos ay maiparating sa mga nire-reach out po natin. So ang challenge ko po sa inyo, kayo po ba ay may mga kakilala, naiisip ng mga tao na God gave you a full access and responsibility, mga kapatid. Hindi po yan aksidente na binigyan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo and they are willing to listen on you. Ilapit mo siya sa Panginoon. Ilapit natin sila sa Diyos. Sapagkat the harvest is plentiful, but the laborers are few. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng Diyos. God bless everyone. At meron nga pala akong request dito na kayo po na mga nagwa-watch ng akin pong pagninilay ng Ebanghelyo ng Linggo o yung Sunday Gospel, kung meron po kayong mga comment, you can comment down below. O kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe po ninyo and hit the notification bell para lagi po kayong updated. Ang request ko lang naman po, mag-comment po kayo. At the same time, kung meron po kayong request na gawan po natin ng paksa, ng topic, baka naman po kaya ko, ay you can write down. Hingiin nyo po yung inyong ilagay nyo po yung inyong gospel, yung ebanghelyo po ninyo, at hayaan po ninyo na gawa natin ng balangka sa abot ng ating mga kaya. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga paghayo, sa ating mga pupuntahan. God is in charge, mga kapatid, of our mission. Kapag meron nga raw pong mission, meron pong provision. God bless at samahan tayo ng Diyos.